Mahigit isang linggo naman bago ang salubong 2017, isang batang lalaki sinugod sa ospital matapos maputukan ang pinagbabawal na pikulo. Kaya ang DOH dinaan sa panindintak ang panawagang huwag nang magpaputok. Saksi, si Emil Sumangil. Natyempo ka namin sa emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center ng 10 taong gulang na si Denrix. Siya ang unang biktima ng paputok na isinugo dito mula nang ideklara ang Code White Alert sa Government Hospital nitong December 21. Nalapnos at natanggal ang balat ng dulo ng mga daliri ni Denrix matapos maputokan ng pikulo. Ipo kasi hindi ko pa bigla na pumutok. Pagkatapos hugasan at gamutin ang sugat, inineksyonan siya sa braso ng anti-tetano. Pinagpapantay ko ng tindahan. Eh. Sabi, maya-maya nawala. Yung pala, nagpapatok doon sa malapit sa school. Umiyaya ng mga kaibigan niya. Umaya, nagpapatok din. Buti na lang, buo pa rin ang mga daliri ng bata. Ikaw ba magpapatok pa pagkatapos nito? Di na po. Bakit? Nadala na po ako. Ha? Nadala. Bakit ka nadala? Masakit kasi po. Putukan. Ang kakulangan sa kalaman, katigasan ng ulo at kapabayaan ng mga magulang ang karaniwang ugat daw ng pagtaas ng bilang ng mga napuputukan. Hindi naman daw nananakot ang Department of Health pero kung sakaling maputukan, ito ang mga ginagamit nilang medical tools para sa mga biktima. Hitsurang gamit pang mekaniko, gaya na lang ng barenang ito na para raw mapagdugtong ang mga buto. Ibabare na natin yon papunta sa pinakabuto. No? So it all depends kung ano yung magiging damage ng buto mismo. Ginagamit natin to para try muna nating i-retain yung mga bone fragments, no? I-retain natin siya para kung buhay yung daliri, pwede pa nating magamit ulit yung buto at saka yung daliri mismo. Bukod sa bolt cutter na hindi lang pala pambakal, gumagamit pa rin daw sila ng lagari. Kailangan natin magputol ng paa. Dito na tayo sa ano, sa medyo hindi na modern pero ito pa din yung bone saw na ginagamit natin. Sa buong bansa nakapagtala na ang DOH ng 7 firecracker related injuries simula December 21. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.